your seats. May now call on Ambassador Nakanlale from Belize. Magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo na madadalian tayo po tingin, Tagalog na ang salita natin. Nanggaling po ako doon sa, medyo may hirap pronounce talaga, Kestara. Parang ganun na yata. alam niyo si Prime Minister, is it Wajajiwa? medyo vibes sa vibes po natin yun. Halos magkasintanda kami. Sabi niya, kahit isa lang akong maging reklamo niya sa akin. Sabi niya, yung asawa ko may profesor na Australiano. Tinatanong ng profesor niya kung gano'ng kalaki raw ang tanda ni Prime Minister sa akin. So nag-protesta siya. Sabi niya, obviously, I look younger than you. So sabi ko sa kanya, since you're my friend, it's all a matter of the stylist. I'll send you my hair stylist if you want. Sabi ko, iba magaling ko yung hairstylist ko eh. Kakaunti na gagawa niya ng paraan. Makasama talaga naman po, nag-aala ko, nakita kayo lahat. Pauwi na po tayo mayang mga luna. Sana naman po eh, mag-desisyon yung bagyong tuloy-tuloy na lumayo sa atin. Baka ako mag-U-turn. Pero at the same time, perhaps I can start with that. Nung kakaupo ko po, may tumating ng bagyong pangalan Basha. Pinag-aala natin Basha. Nung parang na yun, nakatira po ako sa Times. Sa Times, nagtataka ako dahil sabi sa atin ng pag-asa ng panahon na yun, pupunta rin siya sa Aurora. Nagtataka ako na nung yung gabi, nawala ng kuryente, ang lakas ng hangin. Eh, sa Times po, Quezon City. Sabi ko, Quezon City, lakas ng hangin dito. Ano kaya nangyayari sa Aurora ngayon? Siyempre, kago ko na po eh, no problema ako. Kinalabasan mo pala, nagkamali yung pag-asa. Imbis na pumunta ng Aurora, dumaan muna ng Quezon. Quezon, tumawid ng Metro Manila. At yung naghihintay kami doon sa bagyo sa Aurora, awa ng Diyos, maaraw. So, natural ho. Hindi kasi kailangan ho natin malaman sa madarating para mapagandaan. Isa ho kasi sa talaga ninenervyos ako kuminsan, eh sa 80 probinsya natin, 66 ang may mga lugar na may panganib o matinding panganib sa pagbaha o sa pagbuo ng lupa. Sipin ho nyo, no? Sa isang unang ambisyon, we have to be prepared. We will pre-position the equipment, the relief supplies, everything needed. So, importante yung ituro tayo saan lugar para nakahanda ka. So, tinanong ko, sabi ko, paano man nangyari doon sa NDRRMC meeting, yung dating NDCCO? Tinanong ko, bakit tinuro nyo kami sa Aurora at dati pupunta pala ng Southern Tagalog tsaka Metro Manila at yung Aurora hindi mo tinamahan? Medyo, hindi naman ganun kalit yung diferensya, di ba? Pag bumiyahin tayo ng Isabela, Cagayan, gano'ng kahaba mula sa Metro Manila. So, sa dulo po yan, sa pag-iimbestiga, nagtipid ho. Yung low pressure area at high pressure, ito lang pala yun, papalipad kayo ng lobo, may sensor sa air pressure. Kung saan yung low pressure, or sa yung high pressure, itutulak yung low pressure. So, pag na-plot yung high pressure, malalaman nyo saan tatakbo yung bagyo. Pero matagal ho. Matagal bago nagkaaminan doon. Tinagmabunta ko kami sa debate, tinanong ko yung ating sekretaryo ng DOST. Pwede ba ipaliwanag mo sa akin? Kasi noong World War II, nilusog ng Allies ang Normandy Beach. Sinabi sa akin na may dalawang araw. Eksakto, pag lumabas doon, sasama ulit yung klima, hindi masusuportahan yung tropang lusog. O hindi magawin na natin. Noong Korean War, ganun rin. High tide, low tide ang susido sa Incheon Landing. Noong 1944, alam na nila i-predict yung weather. Gera pa. Noong 1950, ganun rin, alam nila, nasa ibang milenyo na tayo, bakit naman tayo naligaw? Tapos yung mga kundailan, imbis na maraming lobo pinalipad, aalim na, apat na yata ang lobo. Dapat po yata dyan, every hour of the hour, naging apat. So tinanong ko na ito, susunod na tanong, kulang ba tayo ng lobo? Parati yung dinadahin lang kasi, kulang ng kagamitan. Bottom line, may isang tao doon, malagay po niya, meron siyang hotline sa Diyos. Pag sinabi niya dito, lahat ng tauhan niya, amen. No? At ang ginawa natin, sinubukan ka akong kausapin siya, magreforma ka.
ayaw ko magbago. So, awa ng Diyos, nagretiro na siya. Ngayon po, pag nagsalita yung pag-asa, ganito kalakas ang ulan, dito pupunta, ganito kalakas yung hangin, nakakaasa tayong tama yung sinasabi nila. Kaya pansinin po nyo, no? Hindi tayo nakakabalita ng daan-daan taong namatay, napinsala, di ba? Hindi natin maiwasan yung bagyo. Natural yan eh. 23 typhoons tayo per year. Pero pwede natin mabawasan yung pinsala sa buhay, yung pinsala sa property po natin mga kababayan. Kaya natin iligtas sila. So wala na po tayo so far, no? Nakumbun. Yung nangyari sa mundo na parang wala kakayahan ng gobyerno magawa maski ano, hindi na po nangyayari yan. At hindi ko naman ang sinasabi ito dahil alam nyo, bawal sa akin magsinungaling. Paki-research nyo kung gusto nyo kung ilan nga ba casualties natin. Isa lang po yan, simple-simple bagay, napalitan yung tao na parang bang salesman ng equipment. Wala na kong bukang bibig, kundi kulang ito, kulang ito, kulang ito. Eh sa lulo po, ako tinuruan eh. Pwede ko ba magreklamo nung wala ka? Siyempre kung meron kang obligasyon, kung ano meron ka, gawin mo yung pinakakaya mo. Ito naman ang sinasabi. Okay. Alam niyo, nung tumakbo ako, sinabi natin, kung walang karap, walang mahirap. Ano ba ibig sabihin nun? Eh, talaga yung gobyerno mo, nawala na ng kakayahan, tumulong sa mga kababayan natin. Dahil nga ako, saan napupunta? Bigyan ko yung isang sample lang. Mahaba ko yung listahan eh. Bago ko nalaman yung medyo mas makapagpabuo ko. Pero, ganito ho, na-discover natin. No? Meron tayong archipelago tayo, di ba? Kailangan tayo magkaugnayan. So, kailangan natin ng mga dahuman. Tawag ko na doon, roll on, roll off points. Okay? May plano, inuutak na naman natin ito, gagawa tayo ng 72 points. Ang problema ho, ang kailangan raw natin, 36 na pala. Parang kalahati. Tapos, gagawin po nito, modular steel, kung ano sinasabi na. Ilalagay sa mga daungan o sa lugar na hindi protected ko. Ilalagay pa ko doon sa Pacific side, kung saan dumadaan lahat ng bagyo. Okay. Tapos, imbis na 50 million bawat isa, magiging 150 million. Yun po yung sinasabi ni John Lozada ng Tom Potts. Yeah. 50 lang ang kailangan, gagastos ang 150. Ilalagay mo sa mga pangalim na lugar, pag dumating yung bagyo, sisirain. Gagawa ka na naman ng 150 na naman siguro. O di kailangan tayo matatapos ito. Naagapan ko natin yung nahanap. Nahanap, canceled. Canceled, ayusin natin yung plano, ilalagay mo sa tamang lugar, ilalagay mo sa tamang preso. Eh, marami pa ho yan, pero maganda ho yung araw natin, kaya hindi ko na ikukwento sa inyo iba. Basta umasa ho kayo, ginagawa na natin yung tama. Okay. So, kailangan ko kaibigan ng isang example na lang yung Filipino ingenuity. Meron pong profesor, nagtuturo siya sa Bicol State University. Nagre-reklamo siya, bakit pa lahat ng research dito puro sa mais at sa bigas? O sa palay? Ay, yung Bicol raw po, puro nyog. Ano bang silbi ng research sila para makatulong sa komunidad nila? So, pinag-aralan niya, yung industriya ng buko, ng coconut. Ang na-discovery niya, tinawag po niya, cocoa coir technology. Ano po yung cocoa coir? Yung ginagawang bunot. Kung extract mo yung fiber, gagawing i-weave po nila into mats. Ano silbi nun? Ginamit po natin, tinesting na San Selma Highway. Alam po niyo, iparting yung parating gumuguho yung slopes, di ba? So, ikakabit niyo yung mat, tawag na doon, technical geotextile. Mag-i-induce siya ng damo, tutubo doon. Yung damo, ang kakaroon ng halaman, eventually, ang kakaroon ng puno. May puno po yung San Selma Highway. Ano pa pakinabang natin dyan? Ang budget para sa slope protection ng DPWH, 3 billion pesos per year. Gagamitin mo yung coco, at tapos nilalagay lang natin simento. Yung simento, syempre, pag tumigas yan, pag uminit, lumamigil lupa, nag-expand ng coco truck, di ba? Eh, di naman sasabay yung simento. So, minsan may pinapatungan, minsan wala. Eventually, magka-crack. Pag nag-crack, ulitin natin yung 3 billion. Okay. Etong coco coir, invento ng Pilipino, di tel, parang in effect, no? Mat eh. Susunod siya. Yung damo, siyempre, sasabay ito sa lupa. So, kaya niyang hawakan yung lupa para hindi gumuho. Tapos, ang pinakamagandang parte, makakabawas tayo between, ang nagastos sila natin between 500 million to 800 million. Natipid mo na yung 2.2 billion no? To 2.5 billion. O, saan mo pwede pumunta to? Yun yung sinasabi natin, ibalik yung kakayahan. Ano mga problema sinusolve natin? Tensya na buhay ang diyo dahil sa pagkantato talaga. Sa marami diyo tayong kinakausap. Anyway,
Saan napunta? Ano mga problema sa Pilipinas? Pagpasok po, 40% ng mga kababayan natin, never, not once in their life, makakaharap nila yung medical professional. Sipin yan. 40%. Swerte na kami albularyo sa lugar nila. Okay. So, anong ginagawa natin? May kakayahan na tayo ngayon. Mas tama yung pag-uul ng pera. Nag-deploy ho tayo sa isang programa called RN Heals. No? 10,000 nurses para ilagay sa mga barangay para lalo ma-upgrade yung rural health units natin. Tapos ima-match natin, yung nurse, kailangan niya ng ano yun? Kailangan ng pandagdag doon sa CV. Kailangan ng makapag-aral, makapagsanay after no kanyang graduation. So, bibigyan ng pagkakataon maglikod sa mga government hospitals or sa kanilang communities. Now, pagdating doon, ima-match nyo. Sa kapat galing, yung barangay mo ba, nasama doon sa National Household Targeting System natin, na-identify sa nyo yung pinakakawawang mga komunidad. So, ima-match yung nurse dito sa komunidad na kung saan sila kailangan. Okay. So, 10,000 kagad yun. 500 doctors. Tapos, sin-explore na rin po yung internet. Yung cellphone, alam nyo, meron mga, ang population ng Pilipinas ngayon, 95 million. Ang telepono natin, cellphone, 84. So, yung bata na lang nakakalabas sa nanay niya kung nagtangang cellphone sa nanay. Okay. Ano gagamitin natin dyan? Yung isang parte, pwede nang gamitin yung cellphone, yung camera, yung MMS, para kung mapatingin isang pasyente, pupunta sa specialista. Si specialista ngayon, hindi na uubusin yung oras niya. Ikot na pwede naman ma-diagnose yun, in-explore po yun. Meron din po yung internet na ginagamit mismo para pag-diagnose. At kung kailangan na ng further treatment, doon na lang tutungo yung specialista. Okay. So, ulitin ko, yung kamakailan, ang population natin, isa sa issue sa condition cash transfer program, marami tayong bata, infant mortality rate mataas dahil hindi na babakunahan. Ito sa kontra sa measles, so, no, naka 12 million na tayo agad out of 18 million. Umpisa tayo, meron pero pangbili nung yung vaccine. Meron rin akong kakayahan na i-deploy yung personnel para magbigay ng vaccine. Okay. So, pag hindi ako umabot, may sisenya so sa akin, may lipat ka pa ng 1:30. Wala na tulugan mamaya ng gabi. Siguro, ganito na lang ako. Kami natutuwa ako na talagang marami na tayo nakikita ang tao namin daylight, yung pagbukong ni Wayway. Yung isa na lang po siguro yung gusto ko i-highlight na alam ko dito sa South Purisima. Ilan po sa atin pag sinabi yung utang ng Pilipinas, pinoproblema natin o nagtanong ni minsan sa buhay natin, paano ba natin babayaran yan? Tapos, umuutang ka pa para mabayaran yung dati utang. Okay. Galing po na economic team natin, at ito po si Cesar Purisima, kasama rin po si Tario de Rosario. No?